Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na ang isa sa pinakasikat na inventor sa kasaysayan ng mundo na si Nikola Tesla ay merong mga imbensyon na kahit pa hindi niya inilabas sa publiko ay posible pa rin itong gumulat sa buong mundo? Kaya mula sa pinakaunang signal tower hanggang sa aircraft na kayang lumipad sa bilis na 1,000 milya ay ito ang 10 sikretong imbensyon ni Nikola Tesla na gumulat sa buong planeta. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Wardenclyffe Tower. Alam mo ba na ang isa sa pinakaunang wireless transmission station sa kasaysayan ng ating planeta ay dinisenyo at ginawa ni Nikola Tesla? Ang station na ito ay tinatawag na Wardenclyffe Tower na ipinatayo ni Tesla sa New York ng Bansang Amerika mula 1901 hanggang 1902. Kung saan ang tower na ito ay nakadesenyo para maging istasyon sa pagpapasa natin ng mensahe sa ating mga mahal sa buhay. Kagaya na lamang ng mga signal tower sa kasalukuyan. Pero sa kasamang palad ay hindi tuluyang natapos ni Tesla ang proyekto niyang ito. Dulot na katulad ng iba pa niyang mga proyekto na ating pag-uusapan sa videong ito ay hindi gaanong pinopondohan ang mga ginagawa ni Tesla sa kadahilan ng noong mga panahon na iyon ay marami pang hindi naniniwala sa mga disenyo at imbensyon niya, kung kaya't noong 1917 ay ipinag-iba din ng mga otoridad ang Wardenclyffe Tower. Kung kaya't walang nakakaalam kung gagana nga pa talaga ito kung sakaling nabigyan lang si Tesla ng sapat na pondo. Bago tayo magpatuloy sa ating listahan, ay gusto ko munang pag-usapan natin at makita mo ang larawan na ito na sinasabing nagpapakita raw ng isang imbensyon ni Tesla kung saan makikita sa litrato ang isang kakaibang bagay na mas kilala natin sa tawag na robot na talaga namang imposibleng magawa noong mga panahon na nabubuhay ang inventor. Pero dahil sa si Tesla ang isa sa pinakaunang nakaisip sa konsepto ng wireless devices, ay hindi rin natin pwedeng sabihin na hindi niya naisip ang magdesenyo ng wireless na device na nakahugi sa isang tao. Kung kaya't kasalukuyang wala pa rin nakakaalam kung totoo nga bang gumawa si Nikola Tesla ng robot kagaya ng nasa litratong ito na posibleng hindi na raw mabigyang sagot pa ng kahit na sino. Number 9, Thought Camera. Sa dinami-rami ng mga ginawang imbensyon ni Tesla ay sigurado ako na ang kakaibang camera na ito ay ang isa sa pinaka nakakagulat sa lahat. Sa kadahilan ng ang imbensyon na ito na tinatawag ni Tesla na Thought Camera na naisip niya taong 1893 pa mula sa kanyang ginagawang eksperimento ay naglalayo na kuhanan ng imahe ang iniisip ng isang tao. Sa dahilan ng napag-alaman niya na sa tuwing nag-iisip at inaalala natin ang mga nakaraan ay lumalabas daw ang mga imahe na ito sa retina ng ating mga mata na maaaring makuhanan gamit ang isang special na kamera. Nasaksamang palad ay hindi na natin malalaman pa kung posible ba. Sa dahilan ng ang proyektong ito ni Tesla ay hindi niya nagawa dahil sa kakulangan ng pondo at dahil sa kakailanganin niyang pag-eksperimentuhan dito ang ilang mga tao na hindi may tatangging hindi binigyan pahintulot ng gobyerno. Number 8, Radio Controlled Ship. Taong 1898 ay merong naimbentong isang kakaibang device si Tesla na talaga namang gumulat sa buong mundo noong mga panahong iyon. Sa kadahilan ng ang device nito ay ang tinatawag niyang Radio Controlled Ship na noong panahon na iyon ay ang isa sa pinakaunang uri ng radio-controlled object sa mundo na siyang naging patunay na kaya nating mag-control ng mga devices nang hindi gumagamit ng kahit na anong wire na talaga namang bumago sa paniniwala ng publiko sa kaya nating gawin sa larangan ng teknolohiya. Ang radio-controlled na disenyong ito ni Tesla na ginawa niya sa itsura ng isang maliit na barko ang siyang nagsimula sa pagka-invento ng iba pang mga device at sasakyan na kayang tumakbo nang hindi ginagamitan ng kahit na anong wire na nagpapakita lamang kung gaano kahalaga ang mga imbensyon at disenyo ni Tesla pagdating sa pagpapaunlad sa teknolohiya ng ating planeta. Number 7, Seismic Machine. Kasabay ng pagpapakilala ni Tesla sa radio-controlled ship sa masa, ay inilabas din niya taong 1893 ang isa pa niyang disenyo na kaysa nagpamangha sa mga tao ay labis na nagbigay takot sa publiko. Sa dahilan ng ang ginawa niyang device na ito na tinatawag na seismic machine ay kaya rin maglabas ng enerhiya kagaya ng salindol na nagdulot para yumanig ang paligid ng bahay ni Tesla
nang una niyang subukan itong gamitin. Pero dahil sa natuklasan niya na mapanganib ang paggamit dito, dulot na kaya nitong wasakin ang lahat ng struktura sa kanyang paligid, ay agad itong pinaghahampas ng martilyo ni Tesla hanggang sa masira. Pero kahit nagaano pa kapanganib ang imbensyong ito ni Tesla, ay meron pa rin mga eksperto ang gumagamit nito. Hindi para maghasik ng gulo, kundi para mapag-aralan ang mundo sa kadila ng magagamit ang seismic machine para maimbestiga ng mga properties ng bato at lupa kung paano sila gumagalaw sa tuwing may lindol. Pero dahil hindi mainam na maghintay na lamang ng lindol ang ating mga eksperto para magawa ang pag-aaral na ito, ay binili na lamang nila ang disenyong ito ni Tesla at ginamit para mas mapaayos ang kanilang pag-iimbestiga pagdating sa ating planeta. Number 6, artificial waves. Ang susunod na imbensyong ginawa ni Tesla na pag-uusapan natin sa videong ito ay ang hindi niya pinangalan ng device na naglalayong gumawa ng artificial waves na sinasabing dinisenyo ni Tesla para maging pangontra sa digmaan na hindi may tatangging madalas na maganap noong panahon na nabubuhay siya, kung saan pipigilan ito ni Tesla sa pamamagitan ng paglalagay niya ng radio-controlled bombs sa kaligitnaan ng ating karagatan na mapapasabog niya ng ligtas sa malayuan, kung saan ang pagsabog nito ang siyang gagawa sa dambuhalang mga alon na magtataboy sa mga barkong pandigma ng ibang mga bansa na kung sakali mang hindi tuluyang mapapatigil ang labanan ay magdudulot naman ito para mapalayo ang mga sundalo sa lupa at hindi sila makapasok sa teritoryo ng tinitirahang bansa ni Tesla. Number 5, wireless energy. Alam mo ba na si Nikola Tesla ang pinakaunang gumawa ng system na una sanang magiging daylan para makapagpasa tayo ng wireless na kuryente? Ito ay dahil sa noon pa man ay meron ng teorya si Tesla na sa tuwing tumatama ang kidlat sa ating planeta ay nagdudulot ito para kumalat din sa buong globo ang enerhiya ng kuryente. Kung kaya't pwede nating ituring isang dambuhalang conductor ng electricity ang mundo, no kung sakali mang mapatunayan at maging totoo ay magdudulot para makagawa tayo ng walang hanggang kuryente na sinubok na alamin talaga ni Tesla, kung kaya't nagpatayo siya ng isang laboratorio sa Colorado para mapaggawa niya ng kanyang mga eksperimento. Pero agad din itong ipinatigil ng gobyerno sa kadila ng nagdulot ang ilan sa mga ginawa ni Tesla para mawalan ng kuryente ang buong syudad na siyang nagdulot para magreklamo ang mga tao at hindi na ipatuloy pa ang kanyang ginagawang eksperimento, kung kaya't kasalukuyang wala pa rin nakakaalam kung totoo nga ba ang teorya ni Tesla patungkol sa enerhiya ng ating mundo na posibleng matagal-tagal pa na panahon ang magdadaan bago tuluyang masagot ng publiko. Number 4, Teleforce. Ang hindi pagpabor ni Tesla sa kahit na anong digmaan ay nakuha niya sa kanyang ama na siyang nagdulot para gumawa ang inventor ng napakaraming mga disenyo para lamang mapatigil ang mga labanan na ito, kung saan ang isa na rito ay ang Teleforce na kayang maglabas ng pwersa na posible raw pumatay sa 10,000 mga sundalo ng sabay-sabay sa layo na 400 kilometro sa kadila ng gagamit ang device na ito ng ion beam na mayroong 100,000 watts na lakas na naging dahilan para tawagin ito ng ilan bilang death ray. Dahil sa simpleng paggamit nito ay kaya na lang kumitil ng libo-libong buhay ni Tesla na siyang nagdulot para hindi siya pondohan ng gobyerno, dahil maliban sa takot na kayang gawin ng device na ito ay sadyang mahal rin ang magagastos para lamang ito yung mabuo. Pero may isang organisasyon ang bumili sa disenyong ito ni Tesla at ito ay ang Soviet Union, na kahit pa walang patunay na nabuo nga talaga nila ang disenyo ni Tesla ay hindi may tatangging mas malakas naman ang kanilang pwersa sa pakikipagdigmaan kumpara sa ibang mga bansa na posibleng maging pruweba na nakatulong sa kanila ang imbensyong ito ni Tesla. Number 3, ozone generator. Kahit pa noong nakarang siglo, noong mga panahon ni Tesla taong 1906, ay sadyang nag-aalala na ang mga tao at yung mga eksperto sa unti-unting pagnipis ng ozone layer ng ating mundo sa kadila ng sadyang uso noong mga panahon na iyon ng mga factory na naglalabas ng makakapal na usok na siyang nagdulot para buuin ni Tesla ang bago niyang imbensyon na ito na kung tawagin ay portable ozone generator, dahil sa pwede itong gamitin ng kahit na sino para malinis natin ang hangin ng ating planeta. Pero saksamang palad ay agad ding ipinatigil ng mga otoridad ang pagbebenta ng imbensyong ito ni Tesla sa kadahilan ng napag-alaman na kahit pa nakakatulong ang ating ozone layer
sa pagprotekta sa ating planeta mula sa mga ultraviolet rays ay nakakasama naman sa ating kalusugan ang madalas na paghinga nito. Kung kaya't minabuti na lamang ng gobyerno na wag nang paggamitin ng ganito ang publiko. Pero ang makina para sa portable ozone generator ay hindi agad tinapon ng mga eksperto. Sa kadila nang napag-alaman nila na pwede rin gamitan ito para maalis ang polusyon sa tubig. Kung kaya't kahit na hindi naman ito ginawa para dito ay marami pa rin natulungang tao ang disenyong ito ni Tesla na hindi may tatangging unti-unting tumulong para malinis at mapasaayos natin ang kalagayan ng ating planeta. Number 2, aircraft. Nung unang may imbento ng Wright Brothers, ang kanilang imbensyon na kasalukuyang may hawak pa din sa titulo sa pagiging pinakaunang aircraft sa kasaysayan ng mundo, ay maraming may imbento ang sinubok din na gumawa nito. At ang isa na rito ay si Nikola Tesla, na naisip na kaysa gamitin ang aircraft para lamang makalipad, ay na-teorya niya na pwede rin itong gamitin para magsilbing transportasyon para sa mga tao. Kung kaya't noong edad na 72 ay natapos ni Tesla ang research niya patungkol sa imbensyon na ito, na sa kasamang palad ay hindi niya natuluyang nagawa noong siya ay nabubuhay pa. Ang konsepto ni Tesla para sa pinakauna sanang aircraft transportation ay patungkol sa isang sasakyan na mayroong itsura na parang pinaghalong helicopter at eroplano, na kahit pa hindi niya nagawa noong siya ay nabubuhay pa, ay nakatulong naman ang konseptong ito para may imbento ng mga eksperto ang kasalukuyang tinatawag at ginagamit nating eroplano. Number 1, supersonic airships. Ang pinakahuling imbensyon ni Tesla na pag-uusapan natin sa videong ito ay ang tinatawag niyang supersonic airship, na dinisenyo niyang lumipad at gumalaw nang hindi kinikailangan ng enerhiya mula sa mga wires na nakakonekta sa lupa. Kung saan ang sasakyan na ito ay sinasabing kaya raw lumipad sa taas na 10,000 kilometro sa ating kalangitan at tumakbo sa bilis na 1,000 milya kada oras. At dahil sa gagamitin ito ang konsepto na ginawa ni Tesla patungkol sa wireless energy, ay magdudulot ito para walang hangganan ang paglipad ng sasakyan. Sa kasamang palad ay noong mga panahon ni Tesla ay imposibleng ipatupad ang konsepto na ito. Kung kaya't kahit pa nakamamanga ang disenyo niya patungkol rito, ay hindi napatunayan ng kahit na sino kung gagana nga ba talaga ito. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa videong ito. Kaya para sa iyo kasaliksik, alin sa mga sekretong imbensyong ito ni Tesla ang ngayon mo lang din nalaman? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!